Look at their faces right now. Kaibigang Rockhard, kaibigang Wolf. They're doubting their picks right now. Open this time ang Aldous. Pero binan ang Matilda, binan din ang Diggy. Para sa The Big Ochoa. Eve. Okay, so mas priority nung... Mas siguro mas nahirapan yung BTR on the Eve. Naisip nila, uy, nakasigil. Yeah. May mga ganun din kasi, may mga heroes na parang, okay, sige, Aldous maganda. Pero pag wala siya ng isa pang hero, possibility na humina siya. Kaya technically, yung kaninang Aldous, hindi naman siya talaga yung super nag-effort sa early game. Correct. So, sabi ng PTR, siguro kahit mag-Aldous sila ngayon, kaya natin control yun. Basta ma-overpower natin yung mid lane nila. Oh. Yeah. At saka mukhang hindi yung Aldous yung main... Hindi talaga. Oh. Pang-finisher lang. Oh, pang-finishing touch lang. Oh. Sa side ng Blacklist, eh. Nandun si Oheb, nandun si Edward. Late game capability ng Alice. And yung Paquito, prowess ni Edward ay kailangan mong respetuhin. This time, Blacklist is the one na mauuna. Yun na. Here we go! Oh. Yun na. Another signature pick! Why? Why pinupin? Nung nag-finals tayo sa MPL, pinag-uusapan natin na baka hindi na ganing Estes kasi na 3-0 na ng Execration ang Blacklist. Pero at the finishing moment, the final moments ng laban, nilaban to ni The Queen. Changeling pa rin yata ulit. Changeling. Oh, Changeling. Lance. Okay, sige, hindi nag-work yung Ling. Threaten Lance. Oh, pwede. Problem here is, again, nag-reveal na naman. Nag-reveal na naman dito too ng... Too early, son. ...ng carry ang side ng Bigatron. Are we gonna see the Aldous once again? Again, mas magiging... Siguro mas magiging maaliwalas yung team fight ng ano ngayon, think... ng Blacklist pag ginawa nila yon. Harith ang pinapraya na i-pick ng Blacklist International kapag meron ng Estes. At dahil naban siya dun sa second phase ng previous game, most likely Harith na rin sila dito. So it's either Harith Paquito o kaya Harith Baratz para sa side ng Blacklist International. As Baratz is a hero na pwede sa... Pero sabi nila, okay, nag-work siya sa game 1. Why not? Estes, Rafaela, Aldous, it's the same thing. It's the same lineup. Same lineup. At walang Cecilio ng BTR. So what do you answer now? Late game insurance policy. Paano? Kaya ba sumabay ng Hayabusa? I don't think so. Hirap din eh. Hirap yung Hayabusa jungle. Ang way na pang-counter minsan sa... Ay, lads na pala. Ang way na... Oo, Luyi. Lusong pa rin. O yung mga heroes na kaya siya ikite. Man, I wanna say, ang BTR magbaban ulit ng Harith pati ng Paquito. Uulitin. O kaya Harith Alice. Basta may Paquito dyan. And what will happen is magla-last pick ulit sila ng Kimi. Ilista mo na. Ulitin nila, no? Pag hindi na ba ng Blacklist, promise, last pick Kimi to. Unless ulitin. Unless iba ng Blacklist to. Oo. Ulitin mo. Nagbe-make sense eh, yung Chang'o Kimi again sa mga healing heroes. Kasi popoke mo from afar eh, tapos hayaan mo muna mag-heal. Tapos siya kanyo i-go-go ulit after the poke. But Blacklist International, Coach Bonchan taking their time. Luyi is the ban. Alam nila na main counter to. Yeah, main counter to sa lineup nila. Natabi-tabi. So you ban Harith for sure. Or, ban mo yung Alice, kundi mo yung Harith. Kaso may Chang'o na sila. Hindi eh, risky kasi na hindi iban yung Alice dito. Oh. Kasi Blacklist needs counter sa anti-lifesteal. Ay, oo nga. Yeah, tama si Rockhard. So, Benedetta na lang ang pinili ng Bigatron Alpha. Wait ah, Lunox or Alice pala? Sorry, nakalimutan ko yung Lunox. Okay. So, Blacklist. That's the ban. Napapaisip sila ngayon. At last ban, I think mula sa Blacklist International. Pang setup, no? Pwede. Pangtanggal ng setup kasi tabi-tabi jutsu sila eh. Tabi-tabi jutsu. Pero iniintay natin ang hero ni Wise, ang hero ni Edward at ang hero ni Oheb. Ang dami pang open. Farsa ang kanilang binan this time. So open ang atas. So I think mentally hinanda niyo dapat BTR, hinanda niyo sarili niyo na may makakatapat kayong Baratz. I think I definitely agree. Dahil pinan nila yung dalawang heroes ni Edward. Surely, makukuha tayo ng Baratz from Blacklist International. Or Tams Harith, actually. Na nakikita ko rin na pwede kunin ng Tams. Blacklist. Tams. Tama. Parang mas Tams ako. Yung BTR pwede mag-Tams. Nakaw Jutsu. Pero tingin ko Atlas na to. Atlas, Kufra, or Akai. Maganda yung Akai, though. I like the idea of Akai. Kasi kailangan iwaiwalay Jutsu Blacklist, eh. Or pigilan mo si
si Wise na mga hampas. Kags! So, hindi na magkikimi. Hindi na sila magkikimi. Harit. Harit and Barat or Tams. Harit, I think yung Tamos talaga maganda. Makita kaya tayo dito ng ano? Ate Bay? Lapu din. Lapu pa pala, no? Ay, mas maganda yata Lapu kaysa sa... Kaysa Barats. Barats. Tingin mo. Lapu-Lapu pick. Lalong-lalo na kasi Kagura tas Lancelot. Barats to, eh. Yung, parang Barats, eh. No? Parang feeling ko, ano, Lapu. Lapu. Yeah. Kasi kailangan ng extra... Golden. The Wolf predict. The Wolf predicts. Kailangan ng extra damage, eh. Kasi pag Barats, medyo masyado na tayo makunat. Kailangan natin ng mga... kailangan natin ng mga pumapasok. I like that. Ang maganda yung Atlas, kaso ipupuri lang sila ng Blacks International. Yappy. Tas, ano na sila, it's over. Baksha. BTR. Baksha? Maiba lang. Nag-kame pa rin tong... Golden Baksha. No, just kidding. Yeah, I think yung Atlas makes the most sense. Pang or setup. Akai. Kaso nga, hindi ang inyong risk, no? Mag-fury lang eh. Hindi ka mag-cover sa lineup na to, no? Pag tumalon ka, ikaw ay mabibigyan. Oh. Jackson tumalon. Hindi ka pwedeng stack tone tumalon. Kaja! Okay. Panghiwalay Jutsu! Napanood ka na to? Panghiwalay Jutsu ang gustong gawin ng BTR. Kumbaga, sabi nila, pwede namang isa-isahin eh. Bakit nga naman hindi? Kaso, this is once again the championship, Aldous. The Filipino Estes and the Filipino Aldous. Pinoy pride. Para sa Blacklist International, sakto may lapu-lapu pa. Oo nga eh. Nilabas dito ng Blacklist yung comfort picks eh. Nilabas na si Edward ng mga pangyarihang picks niya. At lumabas na din ang Kaja ng Indonesia. Yan. Ito yung ano laging pinapakita ng Indonesia sa mga games nila, the Kaja. Kasi ang kung iisipin mo, basically ang Kaja, parang 50-50 din eh. May mahuli ka, pitas. Mahuli, hindi pitas, back tayo. Parang prangko siya na mas madali. Oo. Yes. Uh-huh. Ang isa pang 50-50 ay yung Lancelot laban sa Estes. Kapag nagkamali ka ng talon, ang dali mo mapunish. Kapag hindi ka nakapag-burst, makakapag-heal lang din yung kalaban mo. Yeah. But if you're successful, pwede mong i-sweep yung kalaban mo. Yeah. So pwede 50-50, mo... kailangan maglaro ni Max ng mala full clip na Lancelot or even better, malakarl tusok. Kailangan Max talaga siya. Hindi siya pwedeng bitin. Yes, no, kailangan 100-0, mapatay mo yung Estes. Yeah. Pero let's see, because this is Bigatron Alpha, pero they're up against a team na, nako, talagang on a mission to get the victory. Wise. Thanks for the assist. Thanks for the assist. Sinulungan mo pa. Oo, sabi. Pero kasi medyo kamuntikan din makuha ni Trims. Buti pumigil si Wise. Kinabahan ka ba? Buti pumigil si Wise. So ngayon tignan natin ang matchups. Yuzong Lapu-Lapu. No? Medyo bira natin makita no? Yung matchup doon sa top lane. The Yuzong Lapu-Lapu. Medyo maglulokan lang yung dalawang yun eh. Sa region natin. So, like Yuzong is like pang limang pick na eh. Pang anim na pick na siya eh. Diba? Ngayon. Na priority, kumbaga priority. Tama dyan. Priority for XP laner. Malayo talaga, nasa dulo pa yung Yuzong. At a very niche. Yung Bigatron Alpha, tini-third pick nila yung kanilang Yuzong, which is proud. Very, very weird. Ang interesting din is yung ano eh, yung burst capability ng Bigatron Alpha. Yung Blacklist, hindi nila pwedeng basta-basta i-on yung mga healing. Kasi may Kagura pa rin eh. Outplay heroes para sa side ng Bigatron Alpha. Parang ganyan. Let's see, pasok dito si Max. Pero yung, may chase fate pang psycho lagi si Wise. Dong. Ay, sinasycho niya yung chase fate. At ngayon, Vision. Vision is the mission! Oh! Edward this time. Yun ang pagkakaiba. Uy! Takas kay Venus. Nalasit dito ni Venus, of course, ang Lancelot. 4 seconds in, pero ang ganda na flame shot ni Rainbow. This time, Wise ang namumula. Papasok si Matt. Tatlong heroes ang nawala sa Blacklist International. And Bigatron Alpha will take that victory and will transition it to the turtle right now. So, naging overcommit yun kasi na-force si Venus na mag-flicker in para lang makuha yung kill. Oo. And after that, wala na sila pang laban for the coming team fight. Yeah. So medyo nang gigil. Nang bahagya. Pero magigets nyo kasi this time yung Lancelot, may pang dodge. Adagi. Hindi kagaya ng Ling. Mechanic. Hindi kagaya ng Ling ni Max na sabihin natin kung pakito yon si Edward kanina. Yung Ling, for sure, deads na yun. Hindi pa level 4. Pero Lancelot at level 1, level 2, na-dodge niya yung final Thorn blow. Rose, eh. Final blow nung
nung ulti. Nung Bravest Fighter. Oo, nung Bravest Fighter ni kaibigang Edward. To the point na yun nga, nanggigil na si Navinus. Sayang yung kill eh. Shutdown yun eh. Denied din talaga nila. I think na nag-depende ang Blacklist International sa kanilang healing galing potential. Yep. Which is, in a way, okay naman. Gets ka naman. At actually, talon ni Venus, kung isipin mo, worth it naman. Kasi it's a jungle. Yeah. Kapalit ng isang super. Kaso, ang problema, flicker yung kanyang complete. So, ito na. Yeah. Screenshot yun na yan, guys. Ano to? Edward? Edward. Ay, hindi. Edward, ganun eh. Ay, Edward. Oo, ganun, Edward. Oo. Oo. Shoutout kay Mr. Edward. Oo. Dapat next time, OHEP tayo. Pag may lumabas mamaya. Ano ba yung OHEP? Paano yun? May, ganun. Si OHEP. Ay, oo. Hindi, si ano to? Ito Max. Ito Max. Si OHEP. Nakalimutan ko yung... Tingnan natin mamaya. Mamaya, mamaya. Oh, by the way, yeah. Tama ka, Wolf, eh. Jungle pa rin yun, kaya maiintindihan mo yung dive ni The Queen. Yes. Kaso worth it ba this time kasi tatlo yung nawala sa side ng Blacklist? Nasobrahan sila sa trade dun. They got support, assist gold, pero hindi yun sapat para ma-makeup. Ngayon, lamang ang Bigitron Alpha ng 1,000 at 3 minutes, which is not much naman. Especially pag nakabawi si Wise sa jungle. Oo. So medyo palag-palag pa ang Bigitron. Again, Blacklist, they need to respect the divine judgment. Yep. Ng Kaja, yung burst capability ng Bigatron Alpha, pwedeng ma-one hit delete sila agad eh. Chang'o, Kagura, Lancelot. Ang bilis niya, kahit lapu-lapu ka. Technically, lapu-lapu should be late game eh. Talagang napilit lang ni Edward, obviously, kasi confident na sila. Uh-oh. They can get the kill. Oo. Dead na yun eh. Yeah. Kung na-late lang ng 1 second yung Thorn Rose, imagine mo, clean kill na yun. Correct. Walang bawi. Tama ka dun. Tama ka doon, Rockheart. May zoning. Ito na yung sinasabi natin. Divine Judgment doon sa tusok. Buhay pa ba si Esson dito? Mukhang hindi na, pero counter goes sa Summon Force. Bigatron Alpha. Ito yung binabanggit natin. 50-50. May mahuli, burst agad, and then back. Mm-hmm. At ayun yung ginawa ngayon ng Bigatron. Yep, either that, either mahuli or burst, tapos mahuli, tapos wala lang. And again, for the meantime, napapanish. Napanish. Either mapanish siya, which hindi mangyayari doon. Ang bilis. Right after Divine Judgment, kuha agad ni Lancelot yung Thorn Rose timing. Yep. Comms is real. So ang sinasabi nyo ba dito sa akin na kung ikaw ang Blacklist International, kailangan aware ka sa surroundings. Ah, tama. Oo. Kailangan attentive ka, may focus, at may presence of mind. Focus. Kailangan, lagi mong aabangan na pwedeng lumabas itong Divine Judgment ni Dreams. Yeah. Yep. It's gonna happen. Oo. For sure. Sure. At ngayon, Blacklist International, alam nila na cooldown this time ang Divine Judgment. Siguro kaya rin sila gumagawa ng onting pagsugod dito sa bottom side. Pero online na naman ang hila ni Dreams. Ganito yun, men. Puro healer yung Blacklist. E kundi pa lang yung HP ng mga tropa mo eh. So wala ka pa masyadong i-heal. Mamaya yan. Palag-palag yan. 8K ang buhay ng Turtle this time. Turtle Dance coming in. Second skill mula dito kay Venus. There you go. Hila na naman. Pero Edward, mapapablicker siya. Not this time, sabi ni Edward. Pero ayun yung pailaw ni Oh My Venus. Pero may malaking dragon na humarang sa kanilang lahat. The Turtle ay biglang marireset ngayon. Bigatron Alpha leading by 2K. Blacklist International still holding on to this Turtle attempt. Magpa-farm na lang muna si Wise. Gigive up to ng Blacklist International. Mas gusto ko yung teamfight ng Bigatron ngayon kasi even though they're not getting any immediate kills, na zone nila yung Blacklist. Yung execution nila this game is a lot better kesa nakita natin ng game 1. Kaya na naisip ko na kung bakit nga naman pinaprioritize yung Chang'o, but pinaprioritize yung Yuzo para sa Bigatron Alpha. Kung papansinin nyo na, sobrang grabe yung mga change roles ng Bigatron Alpha. The last time na nakita yung Bigatron Alpha, si KYY ay tank. KYY Rainbow nga yung combo nila ng Death Bush na sobrang lakas ng pump-pick up nila. Pero this time is playing side lanes. So, ano talaga eh, pilay talaga ang Bigatron Alpha sa ngayon. Yon, speaking of pilay, gusto nila pilayin ngayon. Oh no, si Esson na naman. Pinakamadaling target as of now. Pero tignan mo, nagpack na sila lahat. Nagtakbuhan, parang mga langgam. Alam nila na lugi sila doon. Pero ngayon, mukhang mapapalaban si Rainbow. Here we go, Moonlight Immersion. Para dito kayo, may Venus. Nagpalabas, syempre, ng dragon. Pero si Wise, sumasapak. Si Wise ang naiwan dito. Lapad sa lima, Mr. Wise. Pero si Bayani, baka makunachian. As Wise will survive, walang mamamatay sa Bigatron. Pero nakita mo naman yung takot na nilagay ni Wise doon sa lima after the Divine Judgment. Jin, tumakbo yung apat kay Wise. Ang tindi nun. Ito, literal na galit na. As in, duck. Meron siyang ano eh. Meron siyang immunity. Meron siyang immunity frames na definitely physical na makuha damage natin. Immunity. Immunity KH. Immunity.
Na isang team sorry dito. May immune system. May immune system. Ay, oo nga. Immunity. Yung second skill. May second skill, may immune system. Oo. Immunity key. Twice, one vet. Pero alam ng Blacklist na yun lang ang win condition ng Bigotron Alpha. Yeah. Bigotron Alpha, nire-respeto nila yung capability ni Wise to outplay. Mm. After nung Divine Judgment pick-off, nakita nyo yung pag-spread out ng Bigotron, nagiwaiwalay eh. Disperse. Oo. So ngayon, ang difference nga lang, Manjin at Rockheart, pero ng Heptasis, si Max. On top of the Raptor Machete, lamang ng 2,000 or less than 2,000 ang Bigotron Alpha, okay pa naman ang estado nila. May item na rin si KYY. Hindi nga lang sila pwedeng maging prente. Kailangan na nilang rumak and roll yes pa lang. Ako may filosofiya ako, Jin. Ano yun? Pag ikaw, yung lineup mo may Aljus, tas medyo quits yung laban, lamang yung line yung team na may Aljus. May plus, kasi dapat, may plus. Dapat hindi quits yan. Tama. Parang pinapasarap lang ni Wise. Pinapasarap lang ni Wise yan. Parang sabi ni Wise, minsan kasi kailangan natin ng ano eh, ng bigyan ng mga 20 bases, 20 points. Nice dodge! Dodger si Edward as SO. Frame shot! Sabi ni Ren, bumarunong din naman kasi ako mag-tricks. Masyado naman kayo. Hindi naman. Isa lang. Oo. Trickster Joe din ako eh. May paid away din. Malagrade yung Calgary ni Ren dun. Oo. Daming paid away na ano, na flame shot. Pero alam mo, Rockheart, mabalik sa punto mo. Pag ganito yung sitwasyon, hindi kayo nakakapag-push, tas Aldous yung kalaban nyo. Parang lamang talaga yung Aldous. Lamang yung may Aldous. Tama. Kasi kayang iprolong ng blacklist to kahit magdamag eh. Scouting lang oh. Scouting chase speed. Para kay Wise. Parang multi ni Wise. Yes! Hinila si Wise dito. At, ay, naku, kinapitan na naman siya ni Venus. Hindi pwede yan. Like, legit! Grabe, nakita mo yung hila kay Wise. Pero hinila pa balik sabi Venus. Sabi na pabalik, Min? Oo. Oy, sabi niyo kay Venus, akin siya. Akin siya. Ano ka? Sabi, mine. Mine. Hindi mo siya bago. Na-mine na to. Kunin mo na lahat sa akin. Oo. Kunin mo na halaman ko. Wag lang si Wise. Pwede eh, no? Kinapitan niya eh. Kinapitan niya eh. Parang sa agawang base, di ba bawal yun? Kapag awal pa rin, hindi mo makukuha. Parang mapa yung kamay ni Wise dun bigla eh. Oo, bawal yun. Oo eh. Yeah, pinag-aagawan pala si Wise. Pero biruin mo, no? Hindi nila na-burst down si kaibigang Wise. Again, props kasi yun yung power ng Aldous with the immunity nga. Tapos puro physical damage pa yan halos yung Bigotron. Immune system talaga. Immune system. Ito na naman, scouting chase fate. Tuloy ang laban! Sa pang! Kabim! Isa pa! Isa pa! Two punch! Three punch! Uy, huli! Triple punch! Tapos ako, meron pa ditong hila si Dreams. At ito na, counter punch ng side ng Blacklist International. Napagamit nila ng tower dito si Dreams. Pero merong dragon. The dragon is here. Pero napailaw na naman si Venus. Here we go. Napalaban na ngayon si kaibigang Matt. As Wise, may iwan. No damage output para sa side ng Bigotron Alpha. And there you go. Shields coming in for Wise. Libreng kills ang napunta kay Wise. Di ba tapos? Sa laban na ito, 3-7. At ngayon, reset ang Blacklist International. Punta sa mid si Wise, kuha ng push sa baba. Ito na nga. So si Wise, hindi na yan kasama sa party, pero lalaban pa rin ang Black. This is the combo that they have with Ohem. Oo. Ang isa pang strategy na ginagawa ngayon ng Blacklist International, ito yata yung the toll gate strategy. Toll gate. Ganun din eh. May harang. May obstacle eh. So inuna doon yung talon ulit ni Wise. Thunderbelt? Hindi makataka si Max kasi na-stun siya. Yung ilang beses siyang nag-attempt ng Phantom Execution, pati ng Puncture, oo, nalagpasan niya. Pero nung nag-Phantom Execution na siya, since may animation yon, yung bravest fighter nakaabang dun sa pupuntahan niya. Dun sa buwelo. Yeah, sa buwelo ni Lancelot. Alam mo kasi yun eh. Di ba pag Phantom Execution, alam mo kung saan yung dulo? Oo. So may nakaabang na ulti ni Lapu. Ni Lapu, yes, nakaabang. Keep your eyes on the Edward all the time. Oo. Pag kumurap ka, kanya ka. Oo, tama. Pag tumingin ka, Pag tumingin ka, akin ka. Sabi ni Edward. Ganoon na mangyayari. Kasi bumibelo yung Lancelot bago mag-phantom execution eh. Ang haba ng buwelo nun eh. Kumbaga, si Boy Next Door pala to eh. Si Boy Next Door eh. Abangers. Tignan natin to, Boy, ha? 3-7. May chase fate pa rin si kaibigang Wise. To see whether mag-lord ba ang side ng Bigotron Alpha. Still, we need to respect the damage output ng side ng Bigotron Alpha. Ito na naman. Pero ito na naman yung chase fate. Nakita na sa kung nasan si Matt this time. And again, Blacklist. Nire-respeto din nila, Matt, no? Eh, no? Sabi, may mali. May mali. Oh, aray. Kaso, masakit na yan, boss. Makati na yan, boss. Sige, patagalin nyo pa. Boss, back na. Boss, hindi kaya today. Boss, hindi kaya today. Boss, pamemo naman, boss.
Ano pa, Mev? Op. Op. Ito na, nag-reset ngayon. The Lord Fight Megatron. May nangyari ng Season 6 na School of Thoughts, pero mamaya na. Okay, hinila this time ang side ng Blacklist International, pero walang na-burst down ng Megatron Alpha. Si Edward nandun pa rin sa likod. Yeah. Moonlight Immersion na pumula ngayon kay Venus ay maiinig na sa Blacklist. May double hila na magaganap, pero still Blacklist surviving the potential pick-off na gustong gawin ng Megatron Alpha. Blacklist this time ang magsisimula ng Lord, pero mukhang fake lang itay. Dahil sabi ng Megatron, kailangan natin mag-set up. Here comes the Chang'e Ultimate. Yun yung Lord. Sumasali na rin sa teamfight. Eson! Tank Rafaela! Tank Rafaela, man! Tank Rafaela, kaibigan! It's real! And again, madami nang nabait na ultimates itong Blacklist laban sa Megatron. So, that could have been a good Lord fight, pero nagkaroon ng ultimate bigla si Chang'e. Yeah. Nangyari nung season 6 para sa mga Lancelot mains ay kapag hindi mo nakuha yung first lord, which is yung first luminous lord na 12 minute mark, parang delix ka na. Uh-oh. Sabihin natin hindi mo matapos yung laban by that time, napakahirap nang talunin sa dulo. Yeah. And here we go. Sobrang intense slow mo na. Slow motion. Sa ganun ka intense ang ating laban. This time, hindi na kaya ng server. Oo. Pero ngayon, okay, we're back. 13 minutes. Alright, Blacklist. Up. Starting this Lord. Edward. Dreams. Divine Judgment kay Edward. Edward, mababa flicker out. Meteor Shower mula kay KYY as the Lord will again reset in this game. 13 minutes. Nag-aambahan ang dalawang kupunan. Saan ituloy? Edward, magsisimula. Full stacks ng kanyang Bravest Fighter. Eto na yung initiation mula kay Oheb Zaman Force. Pero sabi ni Wise, kuha lang muna tayo ng Lord this time. Masyadong malayo ang Megatron Alpha para mag-go. Wise, malalasin niya yung Lord. 39 seconds out. Si Max at nako, naligaw, nalito ang Megatron Alpha kung sino pa ang tatargetin nila. Sa totoo lang, sa sobrang tagal nun, kahit kami, hindi namin alam saan titingin eh. Hiwa-hiwala yung laban eh. Oo. Yung reference na gagamitin ko parang kaiba, parang sa war. Alam mo yung ginagawa nila pag yung nakabuo silang shield, yung phalanx sa tinatawag. Ooh. Yung mga Spartans yung nakapalibot sila parang turtle, parang pagong nakaikot yung mga shield. Ganun yung unti-unti ginawa ng Blacklist. Bansin mo, malayo pa sila dun sa Lord Ea inumpisa ng Megatron. So unti-unti silang gumagalaw nang pakonti-konti habang nabugaw na nila yung Megatron, tapos sila na may control ng Lord Ea. The Art of War. Art of War. Greek yan. Tama. Ayos ba yun? It's a Greek way. Sakto nandiyan sila pulapu. Nag-awo sila eh. Nag-awo ang Blacklist. Doon nanalo yung 300. Tama. Unti-unti nilang ginagalaw yung formation nila. Hanggat nabugaw na nila yung Megatron. Tapos, naisahan pa nila si Max. Slowly but surely, Blacklist International. Hindi ganun ka-explosive yung nangyaring laban. Oh. Pero again, yung objective taking ng Blacklist International is better against Megatron Alpha. And walang magawa this time ang Megatron Alpha. Ito na yung next team fight. Napakagandang Moonlight Immersion na naman mula kay Venus. And look at this. Trabaho lang. Walang trabaho personalan. Wise. Sila pa yung tatakbo dyan. Tao nga. Wala na silang Tori. Hindi na nga yung defense on si Wise. Very smart two-prong attack. Top and bottom. Mm-hmm. Pili ka kung sino didepensahan mo. Four-man Blacklist plus Lord o Wise? Pili. Napakahirap ng sitwasyon ng Megatron Alpha, pero ganun namang kadali sa Blacklist. Dahil nako po, ang agents, of course, ay tinataas na ang kanilang mga kamay. Kailangan makuha ang 2-0 kada groups to get the upper bracket slot doon sa ating playoffs. And look at this, Wise. Nagpa-farm na lang. Kaibigang Wolf, kaibigang Rockart. Man, wala na siyang ma-farm. Wala na. Wala siyang mastakan. Ubus lagi. Out of stock. Tama. Out of stock. Ay, tama yun. Out of stock. Hindi siya makastock kasi out of stock. Tama. Ano, wordplay. Wordplay. Tama. Hindi mo na isip na nagawa mo na pala yun. Oh, pero nagawa mo na. Subconsciously. Practice lang. Ayan na. Oop. It's a trap. Uy! Jabated yung meteor shower. Edward, parang sumasayo. Grabe yung mga chase bait eh. No? Pwede nating tawaging chase fake. Whoa! Pwede. High level wordplay. Galing mo ngayon ah. Wordplay. Nakailan ako ngayon. Oo nga eh. Mainit ka ngayon. Mainit si Wanjin. Pero totoo naman eh. Pinipake lang eh. Yes. Tapos, and again, pwede ka mang bait ng mga ultimates dahil doon. Pwede i-advance yung yun niyang overturn on the spot. Pwede mag-drone bigla si Matt.
Well, tama. Oo nga, no? Scary, scary. And anong nangyari? Na-bait you meet your shower in the KYY. Yeah, kasi kung iisipin mo, kung ikaw ang isang Aldous, okay lang kahit wala kang chase bait eh. Like, gagamitin mo lang talaga siya pang scout, pang bait ng mga dragon. Unlike yung, like, si Matt, yung kanyang Yuzong, kailangan niya talaga yung dragon sa team fight. That's yes. Right. Basically, ang panapos siya niya, sapak talaga niya. Yung ano, pang galaw, pang tipi nga lang niya yan sa ano eh. Parang ano, no, hindi ni respeto, no, yung yeah. Aldous, no, parang yeah. Binigay eh. Naka, naka-rock potion na. Naka-rock na, nako. Rock potion ko. Rock-hide na yan. Rock-hide na yan. Sure ball. Ako, tingin ko, ganun kalupit eh. Tingin ko kaya na mag one lane army nitong si Wise eh. Oo, umabot na tayo 17 minutes eh. Sabi ni Bigatron, we have an army. We have a Wise. Sabi ni Blacklist. Sabi ni Blacklist. Blacklist, we have a Wise. We have a Wise. We have an Aldous. Si... It rhymes. It rhymes eh. One Punch, ano? One Punch Wise? One Punch Wise na siya ngayon. Ang bagong hari sa mundo ng MPL, Mr. Wise, carrying this team right now. The Wise King. The Wise King. Oh. Ang dami na. Dami na lang eh. Ayoko dami lang. Dami na nun, men. Oh. Payad na payad. Ito, nahila si Eson. Pero okay lang. Si Kuya Eson lang naman yan. Ay, naku, Eson Esports buhay pa. Ito na naman, Chase Mate. Sapak kapi! Boom! Walang sagot. Walang sagot sa suntok. Wise! Di knockout! Knockout punch! Sagot sa suntok! Si Edward na naman ang maganda play. Parang ang tahimik nung ginawa niya play pero at the same time maganda kasi siya ulit yung nag-setup. Nakita niya si Max para again, focus na naman siya. Kung previous game, si Renbo yung target niya, this game, si Max. Kaya nga naman din pinili Lapu-Lapu pagkatapos pili nung Lancelot ng Bigatron Alpha kasi siya yung pang-combo para hindi makatakas si Max. Tapos tignin up ang si Wise na lang yung tumapos, yung luminis. Combo routine to. Combo routine. Ayan na, ay grabe initiation mula kay Eson. It rhymes. Habang isama ng force, nilagay na naman ni Oheb. Eto na naman. Yung dragon. Yung dragon. Namukha arawan. Wala. It's like a... Ahas na ba yun? Ahas na ba yun? Parang serpent, over, ha? Serpent, eh. Serpent. Red parang, snake. Parang ano, isda, eh. Sabi nga nila, pag ang dragon at snake pinagsama. Ano tawag? Drake. Ah, Drake. Totoo yun, ha? Totoo yun. Legit yun. Di yan joke. Totoo yun. Yung mga dragon na mukhang ahas sa mga fantasy, tag doon Drake. Drake. Oh. Eh, ba't kumakanta si Drake? Hotline Bling. Hotline Bling. Yun pala, yun talaga yung tawag doon. Learn something new every day. Pwede bang dragon snake na lang? Hindi nga, Drake nga. Ah, Drake. Okay. Sige na nga. Pag-pag-ah! Yun nga yun! Oo nga! Nalilihan naman tayo. Eto na! Eto na, ha? Eto na yung Lord, Bobby. Hop! Yung Drake! Yung gusto! Drake! Drake the dog! Ay! Basagat na ang tori dito! Ilista mo na, kaibigang Wolf! Easy ka lang! Relax! Easy lang! Huwag mo nang bilangin ang CCU. Habang hindi pa na ano. Hindi pa na hatch. Practice lang. Easy ka lang. Practice lang! Yan lang naman tayo eh! Papracticein lang natin yung call eh! Dahil ako pumasok pa yun dito mag-isa si Dreams! Pero naku nawala! Si OM dito isang minuto! But still, si Max ay magsusurvive pa rin! Yung base! Yung base! Nako! Pinasarap lang! Pinasarap lang!